ito na nga, kung inaakala nyo na home credit ay para lamang sa mga appliances or gadgets, ay nagkakamali po kayo. Dahil meron silang kwarta na pwede nyo ipambayad sa kung ano-ano na pwede nyo bayaran later. So ang tanong, ano nga ba ang home credit kwarta? Kwarta ay isang home credit digital credit line na pwede mong magamit pambaya ang shopping online at marami pang iba. So, paano nga ba ako nagkaroon ng home credit kwarta? Kung kayo ay user ng home credit, ay magkakaroon kayo nito. Pero syempre, hindi naman kayo agad-agad magkakaroon nito dahil selected user pa lang ang magkakaroon nito. Kung eligible kayo, is magkakaroon kayo nito agad-agad. Kaya, i-check nyo na yung home credit app nyo. Pag open nyo, is baka may makita kayo agad na ganito yung letter Q. At kapag meron na kayo yun, ay ibig sabihin ay magkakaroon na nga kayo ng kwarta or na home credit kwarta. First loan ko ay wala ako nito. Hindi ko nga masyado pinapansin itong app kasi kapag nagbabayad lang ako, doon ko lang ito pinapansin kasi minimake sure ko nga na pumapasok yung binabayad ko. Pero yun nga, lumabas to nung nagka second loan na ako. Nagkaroon agad ako ng 5K na limit. Ang kinagandahan kasi dito, kahit maubos mo lahat ng credit limit mo sa isang buwan, pwedeng hindi mo siya bayaran lahat. Need mo lang magbayad ng minimum amount you, which is 500 siya. Kahit kada isang buwan is 500 lang yung bayaran mo hanggang sa mabuo mo yung 5,000, ay okay lang. Kaso nga lang, ang pangit nga lang dito ay, bago pa dumating yung due date mo, is tatawag na sila ng tatawag. Lalo pa kaya pagka lumagpas ka na sa due date, iba't ibang number tatawag sa'yo, kaya dapat talaga advance ka lagi magpay. Kaya ako, tingnan nyo dito, gamit na gamit ko talaga itong kwarta ko, kasi nga, ang bilis niya lang gamitin. Tapos, pwedeng-pwede mo rin siyang gamitin pang load. Ayan, makikita nyo dito sa baba na talagang gamit na gamit to talaga to kapag lalo na emergency load. Tapos ito, pay bills, pwedeng-pwede nyo rin siyang gamitin as bill payment. Tapos, next naman ang itong Lazada. Ay naku mga sis, gamit na gamit ko itong Lazada kasi nga dito ako nag-convert to GCash. Next time, isi-share ko sa inyo yung kung paano yung gawin. Basta lahat ng nandito is pwedeng-pwede nyo siyang gamitin gamit ang inyong kwarta. Muna ay pumunta muna kayo sa inyong home credit app. Tapos makikita nyo na agad dito yung account number ninyo. Need nyo i-copy yan or isulat nyo na lang sa papel. Tapos pumunta na kayo agad sa inyong GCash. Tapos need nyo na pindutin itong bills. Pagka-click nyo yan is ganito yung lalabas. So as you can see, meron na ako dito sa taas na nanak automatic na home credit bill. So para sa inyong mga wala pa ay need nyo i-click itong search biller. Ang itatype nyo dyan ay home credit kasi nga yun yung need yung bayaran. Kapag na-type nyo na agad yung home credit is lalabas na rin agad siya dyan. Next naman ay dapat yung i-enter ang babayaran nyo ngayong buwan. Next naman ay contract number. Ito yung kinopya natin na account number. Dito nyo siya need ilagay. Tapos next naman ay inyong mobile number. Dapat ang ilalagay nyo dito ay yung naka-registered na mobile number ninyo sa home credit app. Sa email naman ay optional lang kaya pwede na yan kahit hindi nyo lagyan. Tandaan nyo na meron silang service charge na 15 pesos. Kaya dapat yung pera nyo ay sobra ng 15 pesos. After nyo masagutan yan lahat, 4 pesos and 60 centavos lang naman yung pero kung gusto nyo is okay lang. Kung ayaw nyo is okay lang din siya. Kayo naman yung magde-decide nyan. So sa akin dahil ayoko kaya pinindit ko yung no, magpo-proceed na tayo dito sa payment. May dalawang way sa GCash para makapagbayad kayo. Ito na nga yung una, yung sa GCash. Tapos yung next naman ay sa GGives. Mga susunod na video ko na lang ituturo kung paano magbayad sa GGives. Kaya GCash na lang muna yung gagamitin ko ngayon. Check ko lang yung mga details tapos kinonfirm ko na rin siya. After ilang seconds lang ay bayad na rin kayo agad. Successfully na siya. So sa akin, ang ginagawa ko ay sinisave ko itong resibo na to para rin makasigurado. Tapos ayan, pumunta ako sa home credit ko at nakita ko na pumasok na rin siya agad-agad sa aking home credit app. Ano ang mangyayari kapag nagka-overdue kayo or na-late kayo ng payment dito sa home credit? Unang-una na nga dyan ay magkakaroon kayo ng debt with growing interest. So dito ayon sa nakita ko, pag delayed payment daw sa home credit, ang collection nila ay 200 pesos. Kapag past due 30 days, ang bayad ay 400 pesos. Kapag naman 60 days, 600 yung late payment fee. At kapag 90 days naman ay 800 pesos. Kung titignan ninyo, is sobrang laki talaga nito. Kaya sayang yung pera nyo kapag nagpa-late payment kayo, may tubo na nga sila sa inutang ninyo. Tapos kapag nagka-late payment pa kayo, is need nyo rin ulit magbayad. Next naman ay spam calls. Yes po, ito yung pinaka-common na ginagawa ng home credit. Tatadtaran talaga kayo ng spam calls. Yan, yung nakikita nyo dyan mga white, yun yung number nila. Yun naman din agad-agad mabablock yung number nila kasi iba't ibang number yung ginagamit nila kapag tumatawag sila. Kaya ang ginawa ko is in-on ko sa call setting yung mga spam calls. Madedetect nila kapag spam calls yung tumatawag sa'yo. So yan yung mga may pula
mark yan as spam calls. Kaya alam ko talaga kung sila yung tumatawag or hindi. Next naman ay text messages. So ito hindi siya common, pero nangyayari ito kapag matagal na kayong hindi nagbabayad ng utang. So ito nga pala yung nakita ko sa Reddit. Ito yung isang example na galing sa Home Credit na sinabi nga daw dito na ipapabarangay, pero hindi rin naman matuloy-tuloy. Tapos ito pang isa. Ito nga sinabi nga na may hearing daw at may legal case nga doon ng estafa. Next naman ay low or bad credit scores. Yes po, minamark nila yan kung maganda ba or pangit ang inyong credit scores. Depende sa limang to kung ano yung credit score mo. Unang-una dyan is payment history. Kung ikaw ay nakabayad nga ba on time sa inutangan mo. Next naman ay amount owned. Dito titingnan kung magkano nga ba yung inutang mo. Tapos, next naman ay length of credit history. Dito titingnan kung gaano mo to katagal binayaran. Kung 3 months ba, 6 months or 12 months or 3 years or kung ano pa man. Next naman ay new credit. Kung ikaw ay nag-apply ba ng panibagong loan or hindi. Lastly naman ay credit mix. Ito ay check nila yung mga past loan mo at kung nakakabayad ka ba ng tama. So marami may mga tanong tungkol sa home credit. So dito isasagutin ko kung ano yung dalawang pinakamatinding tanong ng mga home credit user. Unang-una na dyan is nag-home visit ba sila? Ang sagot ay oo. So dito nakita ko rin to sa Reddit at mababasa nyo talaga dito na nag-home visit talaga sila. Ang nangyayari kasi dito, yung mga lending app, kapag hindi na kayo makontak or wala na silang magawa para makapagbayad kayo, ay ibibigay nila yung obligation sa collector. Yung collector na tinatawag, sila yung mga pumipilit talaga na magbayad na. So lastly is makukulong ka ba kapag hindi ka nagbayad? Ang sagot po ay hindi. Ayon sa Article 3 Section 20 of 1987, no person shall be in prison for debt. Pero disclaimer lang ha, hindi ako lawyer at wala talaga akong alam sa batas. Ni-research ko lang yan at ayan yung lumabas. Pero kahit na ganun, huwag kayo magpakampante, dapat magbayad pa rin kayo ng utang. Dahil pwedeng-pwede rin nilang hakutin yung mga gamit nyo. Pero hindi basta-basta nila yan mahahakot dahil marami pang factor or mga papers at marami pa dapat kayong pag-usapan. Kaya dapat kung may utang kayo is please lang magbayad kayo para hindi na rin kayo mahirapan. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Ingat lang!